Magandang buhay mga kaibigan! Ating tungtunghayan ang part 33 ng aking kwento na pinamagatang One Night with a Bachelor. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, ipakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Paano ka nakatakas? Paano niyo nalaman? Sigaw nito sa kanila na hindi maiwasan ni Stephanie na mapaatras sa likod din na Tyron. Dahil sa takot sa kamukhang-kamukha niya. Tapos na ang panluloko mo. Oo, napaniwala mo kami. Pero ang anak ko, hindi. Sabi ni Tyron na kinaisip ng babaeng iyon. Si Allison? Yung batang yon, kaya pala hindi man lang humiti sa akin. Akala ko masungit na talaga siya katulad mo. Dapat pinatay ko na yon. Doon na nagalit si Tyron at mabilis na nakalapit dito at sinakal ang babae. Wag na wag mong dadamay ang anak ko. Galit na sabi ni Tyron at napasinghap na lang si Stephanie dahil doon. Pabalang na ibinagsak ni Tyron ang babae na binatawan ni Jerry kanina. Ngayon, sabihin mo sa amin kung nasan si Cassandra. Dahil kung hindi, pamilya mo mapapahamak. Sabi ni Tyron dahil kanina ay inimbestigahan na nila ang babae at kilala na nila ito. Napatingin ito sa kanila at tumawa. Ayoko nga! Justin, sabi ni Tyron at agad na inalabas ni Justin ang cellphone niya at nanlaki ang mata ng babae nang makita niyang maraming tauhan ni Tyron ang nakamasid sa bahay nila at nakatutok ang mga baril. Pag di mo sinabi, isang utos ko lang, uulan ng bala sa bahay ng pamilya mo. Malamig na sabi ni Tyron na ikinaiyak naman ito. Wag! Wag please! Oo, sasabihin ko na. Wag mo lang idadamay ang pamilya ko. Napangisi naman si Tyron dahil sa sinabi nito. Dalhin niyo na yan. Tawagan niyo ang mga kasamahan natin at may susugurin tayo. Nang makita ni Cass si Tyron, agad siyang napaiyak at niyakap ito. Shhh! Tahan na Cassandra! Sabi nito sa kanya na ikinatigil naman ni Cassandra at muling inamoy ang lalaki. Agad siyang napahiwalay dito at tumatras. Bakit? Bakit Cassandra? Sabi ng lalaki at ikinailing lang ni Cassandra. Hindi ikaw si Tyron! Sigaw ni Cassandra dito. Ano bang sinasabi mo? Ako to, si Tyron. Sabi pa nito sa kanya. Oo, kamukha mo nga siya. Pero kilala ko si Tyron. Hindi ganyan ang amoy niya. At mas lalong hindi siya sa akin nagpapakilala bilang Tyron. Sigaw ni Cassandra na ikinagtigil nito at maya-maya ay ngumisi. Well, magaling ka nga tulad din sabi ni Boss. Pero hindi ka na makakatakas sa akin, Cassandra. Huli na kita. Agad naman tatakbo na sana si Cassandra, pero hinawakan agad siya ng lalaki sa braso niya. Hep! San ka pupunta? Wala ka ng takas. Nakawala ka man sa palaruan namin. Well, ngayon, hindi na. Sigaw nito sa kanya na ikinaiyak ni Cassandra. Nanghihina na talaga siya at hindi niya alam kung makakalaban pa siya sa lalaki. Hindi! Bitawan mo ako! Iyak na sabi nito habang nagpupimiglas pa. Pero hinihila lang siya ng lalaki. Huwag ka nang kumawala pa, Cassandra. Dahil kailangan ka ni Boss.
Sabi ng lalaki, kaya wala nang ibang nagawa si Cassandra kundi ang umiyak pa. Habang papalapit sa sasakyan nito. Bitawan mo ko! Tulong! Iyak na sabi nito. Walang magagawa yung pagsigaw mo ng tulong dahil malayo tayo sa mga tao, Cassandra. Sabi nito at tuluyan silang nakalapit sa kotse. Pero agad na inapakan ni Cassandra nang madiin ang paa ng lalaki na ikinasigaw nito sa sakit. Kaya ginawa niya ng paraan ni Cassandra para makalayo. Ngunit naging maagap naman ang lalaki at hinila ang buhok niya na inilugay ni Cassandra kanina sa loob ng malamig na kwarto na yon. Pampabawas man lamig ng lamang. Ah! Aray! Daing ni Cassandra nang pabalang na hinila at tinuntog ang ulo niya sa hood ng kotse. Nakaramdam ng hilo si Cassandra dahil doon. Lalo na at hinang-hina na ang katawan niya at unti-unti siyang bumagsak sa sahig. Napakamaldita mong babae ka! Aral ko! Pagbabayaran mo! Dapat lang sa'yo yan! Sabi na lalaki habang nakatingin kay Cassandra na nakahiga na ngayon sa sahig. Habang ito ay namimilipit sa sakit mula sa pagkakaapak ni Cassandra. Napapikit naman si Cassandra. Lord, katapusan ko na ba ito? Huwag niyo pong papabayaan ang mga anak ko, pamilya ko at si Tyrone. Nasabi ni Cassandra dahil nakaramdam na siya ng antok dahil sa pagkakabagok. Halika na! Narinig niyang sabi ng lalaki at kukunin na sana siya. Wife! Kasabay ng sigaw na iyon ay ang tunog ng mga baril. Yun ang huling narinig ni Cassandra at tuluyan ng napapikit. Pagkahila ng kamukhang-kamukha ni Tyrone sa buhok ni Cassandra ay ang siyang pagdating ng sasakyan nila sa lugar na iyon. Nang matawagan na nila ang kanilang mga kasamahan, ay walang pag-aalinlangan na pumunta mga ito sa lugar kung saan itinuro ng peking Stephanie. That's my wife! Shit! Faster, Justine! Sigaw na sabi ni Tyrone habang nasa likuran ang kasamang peking Stephanie at tinututukan ng baril niya para magsalita ito. Habang si Justine ay nagdadrive at katabi naman ito si Jerick. Kasunod nila ang limang itim din na sasakyan. Mula sa malayo ay kilalang kilala pa rin ni Tyrone ang kanyang pinakamamahal. Kaya agad niya yung sinabi kay Justine. Nagmadali si Justine at huminto ay agad na bumaba si Tyrone sa sasakyan at ganun din si Jerick. Pero naiwan si Justine para bantayan ang peking Stephanie. Galit na galit si Tyrone nang makita niyang nakahiga na si Cassandra sa sahig mula sa pagkakabagok nito sa hood ng kotse. Agad niyang inilabas ang baril at itinutok iyon sa taong iyon. Wife! Sigaw niya at sunod-sunod na pinaputukan ang lalaking balak siyang kunin. Sa sobrang galit niya ay pulang-pula ang kanyang muka. Check the surroundings at palibutan niyo sila, boss! Sigaw din ni Jerick sa kanilang mga kasamahan at agad na tumingin-tingin sa paligid. At ang iba ay pinalibutan sila para kung sakaling may masamang mangyari. Agad na tumakbo si Tyrone kay Cassandra at nakita niya itong nakapikit at walang malay. Wife? Lumuhod si Tyrone para mahawakan si Cassandra. Ngunit wala siyang nakuha ang sagot mula dito. Wife! Wake up! Wife! Sigaw niya dito. Pero wala pa rin effect. Napatingin siya sa katawan nito. At kitang-kita niya ang mga paa nito at dumudugo na at napatingin na rin ang mga kamay nito. Na alam niyang ang pasadoon ay nanggaling mula sa pagkakatali. Wife, please hold on. Dadalhin kita sa ospital.
sabi ni Tyrone at ngayon ay umiiyak na. Ilang araw na niyang hinahanap ang dalaga. Tapos ngayon ay makikita niya itong wala ng malay at puro sugat ang katawan. Binuhat niya si Cassandra at dinala sa loob ng kotse. Get off! I said get off! Dadalhin ko si Cassandra sa ospital! Iyak na sigaw ni Tyrone sa peking Stephanie na ando doon sa likodan ng kotse na gamit nila. Dahil sa takot ng babae, ay agad itong bumaba at tinutusan naman si Gerald na isakay ito sa ibang kotse. Nakita ni Gerald na binaril ni Tyrone kanina ang kamukhang-kamukha nito na ikinagulat pa niya. Pero ngayon, inapagtanto na niyang mukhang niloko si Cassandra para mapasama ito doon sa lalaki. Nagamit-gamit ang mukha ni Tyrone. Kaya ilang araw itong nawala. Justin! Faster! Sa hospital tayo! Sigaw ni Tyrone na ikinatangu naman ito at agad na pinaandar ang sasakyan. Napatingin si Tyrone kay Cassandra at hinawakan ang kamay nito. Wife, anong ginawa nila sa'yo? Iyak na sabi niya at agad na niyakap ito. Hindi na niya alam ang gagawin kapag may masamang nangyari na naman sa babae. Mahal na mahal niya ito. Yung tipong ikamamatay niya rin kapag nawala ito sa kanya. Doon pa nga lang sa nalaman niyang na-aksidente ito sa may bangin ay halos mabaliw na siya sa pag-aalala. Ngayon pa kaya na dinukot ito ng kung sino ay talagang nag-aalala na siya ng malala. Justin! Make it fast! Iyak na sabi nito kay Justin at hindi na lang siya pinansin. Dahil sa daan din siya nakafocus at nag-aalala na din si Jerry para sa kaibigan. Boss, kalma ka lang. Walang mangyayari kung matataranta ka. Sabi ni Jerry dito at lumingin siya sa likod dahil iyak nang iyak si Tyrone. Paano ako kakalma, Jerry? Ilang araw na siyang nawawala. Tapos ganito, wala siyang malay ang dadatnan natin? Paano kung sa asawa mo itong nangyari, ha? Iyak na sabi ni Tyrone na kinatahimik ni Gerald. Dahil kung siya ang nasa kinatatayuan ni Tyrone, ay mababaliw din siya. Si Tyrone pa nga lang ay nakikita na niyang nababaliw dito sa paghanap kay Cassandra. At talagang hindi ito huminto para maghanap sa kaibigan nila. At alam nilang ni hindi man lang ito nakatulog na maayos. Tyrone, nag-aalala din kami kay Cass. Pero huwag ka naman ganyan. Ikaw dapat ang nagpapatakatatag para sa kanya. Lalo na pag dumating na ang iba sa hospital. Ikaw dapat ang pagkuhanan nila ng lakas, Tyrone. Sabi ni Justin habang patingin-tingin sa rearview mirror na siyang ikinatahimik din ni Tyrone. Narealize niya ang sinabi nito sa kanya. At tama ang lalaki. Napatingin siya kay Cassandra at hinawi ang buhok nito. Wife, hold on please. Nakarating sila sa hospital at agad itong dinala sa operating room. Hindi sila nakapasok sa loob dahil para sa mas magamot nila ito kaagad. Jarek, tell them that we find Cassandra. Sabi ni Tyrone habang nakatakip lang ang kamay nito sa mukha niya na ikinatangu naman ni Jarek. Pinapakalma ni Tyrone ang sarili niya dahil abot-abot na sa pag-aalala sa nangyari kay Cassandra. Ni isang galos nga lang ay ayaw niyang maranasan ni Cassandra. Tapos ngayon pa na nasa loob na naman ito ng operating room. Napaupo naman si Justin sa tabi niya. Boss, magiging ayos lang si Cass. Sabi nito kay Tyrone, pero hindi siya sinagot. Ni dahil hindi rin talaga siya sigurado na ayos lang ito. Boss, pupunta daw sila dito. Napatingin si Jarek na magsalita ito. Nasa Isabela na sila ngayon. Dahil iyon ang lugar na itinuro ng peking Stephanie na siyang kinalalagyan ni Cassandra.
how about the twins? Tanong ni Tyrone dito. Dahil madaling araw na rin, alam nang dapat natutulog na ang dalawa ngayon pa lang. Gising pa sila, boss. Sila nga sumagot ng phone ni Eli. Nagulat naman si Tyrone dahil sa sinabi nito sa kanya. Pero hindi na lang din nagsalita. Alam niyong nakakaramdam na ang kambal na makikita nila ngayon ang mama nila. Kaya hanggang ngayon, gising pa din ang mga ito. Lalo na't si Allison ang nakaisip ng lahat ng iyon. Natahimik na sila matapos iyon. Dahil lahat naman sila ay nag-aalala para kay Cassandra. Isang oras ang lumipas, saktong bumukas na ang pintuan ng operating room. Kaya agad na napatayo si Tyrone at lumapit dito. How is she? Tanong niya agad sa babaeng doktor. Inalis muna ang mask niya bago sumagot kay Tyrone. She's fine now. Ano bang nangyari sa kanya? Nakita namin na nakaramdam siya ng matinding lamig. Sa halos ikayelo na ng buong katawan niya. At ikatigil niya sa paghinga. Sobrang baba ng dugo niya kanina. Napakunot naman ang noon ni Tyrone dahil si sinabi sa kanya nito. At pumasok sa isip niya na malamig nga kanina si Cassandra. Ang buong akala niya ay dahil lang ito sa kaba niya. I don't know. Mahinang sabi ni Tyrone na ikinabuntong hininga naman ng doktor. Well, ask her if magigising na siya. Maayos na ang pakiramdam niya. Maaari na din siyang ilipat sa kwarto niya. Sabi nito at umalis na. Naghintay pa sila ng ilang sandali bago sila tuluyang makapasok sa loob. Sa pangalawang pagkakataon ay nakita na naman niya si Cassandra nang mayroong mga nakakabit sa katawan nito na kung ano-ano. Lumapit siya dito at tinawakan ng kamay nito. Wife, please wake up. I really miss you. Naiiyak na sabi niya. At wala na naman siyang magawa kundi ang halikan na lamang ang kamay ng dalaga. Nagkatingin na lamang sina Justin at Jerick dahil sa nakikita nila. Sandali pang tumahimik ang paligid bago tuluyang magsalita si Jerick. Boss, ginaya nila ang itsura mo. Parehong napatingin si Justin at Tyrone kay Jerick dahil sa sinabi nito. What are you talking about? Sabi ni Tyrone habang nakalingon dito. Yung binaril nyo kanina, nakita ko siya. At kamukhang-kamukha mo siya. Doon na tuluyang nakuha ni Jerick ang atensyon ni Tyrone, kaya agad itong tumayo at tumabi sa dalawa na nakaupo sa sofa. So ibig sabihin, talagang ginaya nila ang nakapaligid sa atin? Paano natin malalaman kung totoo ba ang nakapaligid sa atin? Sabi ni Justin sa kanila, pero kalaunan ay kay Tyrone na din tumingin na ngayon ay nag-iisip din ng isang maaaring maging paraan sa sulurin nila ngayon. Ang pinakasolusyon sa lahat ay malaman kung sino may gawa nito at anong organization. Sabi ni Tyrone sa kanila. Pero boss, hindi ang Eagle Organization ang may gawa ng mga ito. Sabi ni Justin na ikinatango naman ni Tyrone. Simula pa lang ay akala talaga nila na ang Eagle Organization ang may gawa ng lahat ng ito. Pero hindi. Meron pa silang isang kalaban na hindi nila alam kung sino at bakit sila galit na galit. We need to use the new invention now. Nagkatingin ng sina Jerick at Justin dahil doon. Meron silang bagong gamit na ginawa nitong nakaraan lamang. At hindi nila akalain na sa ganung paraan nila ito magagamit. Sigurado ka na dyan, boss? Sabi ni Jerick na ikinatango naman ni Tyrone. Iyon ang tanging paraan para mamonitor natin sila palagi.
at malaman kung sino nga ba ang mga iyon. Sabi ni Tyrone na ikinatangu din naman nila. Pero ang tanong ay paano natin ilalagay sa kanila ang microchip? Tanong ni Justin dito. I think the best way for them is to drink it. Nanlaki ang mata nila dahil sa sinabi ni Tyrone. Boss, nasisiraan ka na ba? Alam mong hindi ganun ang paglalagay ng microchip natin. Sabi ni Justin dahil ang paraan ng paglalagay nito ay sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo ng mga kamay ng isang tao at ito'y ginagamit ng isang gadget. Alam ko, Justin, pero kailangan nating ipainom sa kanila dahil di nila pwedeng malaman ang tungkol sa bagay na yun. Eh, bakit hindi na lang natin sabihin, boss? Total, ay alam na rin naman nilang lahat ang tungkol sa pagiging mafia natin. Sabi ni Jared na ikinatahimik naman ni Tyrone. Tama si Jared, dahil si Cassandra at Alice na lang din naman ang hindi pa nakakaalam ng bagay na iyon. Sa tingin ko, tama si Jared, boss, para mailagay natin ng maayos sa kanila ang microchip. Napapikit naman si Tyrone dahil sa sinabi ni Justin. Sa totoo lang, ay ayaw niyang ilagay sa mga ito ang microchip na iyon. Dahil ginawa nila iyon para lang sa mga kalaban. Lalo na kapag may nakuha sila at maaari nila iyong patakasin para bumalik sa lungga nito. At sa ganung paraan ay malalaman na nila ang tungkol doon. Lalo na ang kambal. Hanggat maaari ay ayaw niyang turukan ng mga ito ng kahit na ano. Boss, alam namin nag-aalinlangan ka. Pero para ito sa kaligtasan nila. Paano kung mas marami pa ang mapahamak dahil sa taktika ng iyong kalaban? Doon na napadilat si Tyrone dahil sa sinabi ni Jarek sa kanya at seryosong tumingin sa mga ito. Tama kayo. Dapat nga natin sabihin sa kanila. Napangiti naman ang dalawa dahil sa sinabi nito. Hindi! Lumayo ka sa akin! Agad silang napatingin kay Cassandra nang bigla itong sumigaw at nakaupo na ito ngayon habang yakap-yakap ang tuhod nito at umiiyak. Nataranta naman ang tatlo at agad na lumapit dito, lalo na si Tyrone. Hey! Wife! What's happening? Tanong ni Tyrone dito at inangat ang mukha nito kaya nagtagpo ang mata nila. Kitang-kita ni Tyrone ang takot dito at pagtulo ng luha ni Cassandra. Nasasaktan siya sa nakikita niya, kaya balak niya sanang punasan ang luha nito. Pero nagulat siya na tabigin ni Cassandra ang kamay niya at lumayo sa kanya papunta sa sulok ng higaang iyon. Wag! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Iyak na sabi nito na ikinagulat niya ng sobra at hindi agad nakapagsalita. Ngayon niya lang nakitang takot na takot si Cassandra sa kanya pa. Parang dinudurog ang puso niya dahil doon. Cass! Huwag kang matakot! Si boss yan! Si Tyrone! Ang totoong Tyrone! Sabi ni Jared na ikinatingin naman sa kanya ni Cassandra. At parang iniisip din ang sinabi nito sa kanya. Doon lang dinapansin ni Cassandra na ando doon pala sina Justin at Jared. Napatingin si Cassandra kay Tyrone na nakatingin lang din sa kanya. Sinasaktan niya ako! Siya yun! Siya yun! Nakita ko kamukha siya ni Tyrone! Nagpapanggap lang yan, Jared! Lucas! Layuan niyo siya! Iyak na sabi ni Cassandra na siyang ikinatulo ng luha ni Tyrone dahil gusto talaga ni Cassandra na layuan siya nito. Hindi siya makapaniwala. Ang tagal niyang gustong makita ang dalaga. Tapos natagpuan pa niya itong tulog at tinintay nilang magising si Cassandra. Tapos ngayon ay pinapalayo siya nito.
Masakit. Sobrang sakit na nararamdaman niya. Cass, kumalma ka. Sabi ni Justin at hahawakan na sana ang kamay ni Cassandra nang sumigaw naman ito. Hindi! Huwag mo akong hawakan! Huwag mo akong hahawakan! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo akong makalabas dito! Iyak na sabi ni Cassandra na ikinataka naman nilang tatlo. Nagwawala na si Cassandra at pilit na humihingi ng tulong. Call the doctor! Sigaw ni Terrence sa dalawa na ikinatango nila at agad na lumabas doon. Agad naman na sumampa si Tyron sa hinihigaan ni Cassandra at naiyakap ang dalaga. No! No! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! At dyan na po nagtatapos ang part 33 ng aking kwento. Matauhan kaya si Cassandra at malaman niya na totoong Tyron na ang kaharap niya? Maaaring trauma ang nagdala kay Cassandra sa ganong kalagayan. Magtagal kaya siya sa ganong sitwasyon? Abangan po natin yan sa mga susunod na kabanata. Thanks for watching. God bless. Bye!